Monday na lang ang pasok sa Manila City Hall at mga eskwelahan sa Maynila bukas, Holy Wednesday. Sa Executive Order No. 8 ni Mayor Honey Lacuna Pangan, wala nang pasok mula tanghali ang lahat ng empleyado sa City Hall, pati ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan. Kaugnayan ng obserbasyon ng Semana Santa. Tuloy naman ang operasyon ng mga ahensya na may kinalaman sa emergency response, basic at health services at iba pang mahalagang serbisyo. Depende naman sa mga employer kung sususpendihin ang trabaho sa mga pribadong kumpanya. Mag-ingat po sa nananamantala sa mga bumabiyahe ngayong Semana Santa. Ilang pasahero ang nabiktima ng mga scammer na naniningil ng travel insurance. May report si Tina Panganiban Perez. Mabilis ang usad ng pila sa ticketing booth sa Batangas Port. Pero nayamot si Harry Boy dahil sa labas pa lang ng pantalan, may nagbebenta sa kanya ng insurance. May sumalubong sa amin doon na magbayad daw kami insurance. Magkano? Ito, 50 pesos. Hindi kailangan ng insurance para makapasok sa bakuran ng Batangas Port. Sa Manila North Port, may mag-inaring na biktima ng nag-alok ng 500 peso travel insurance. Itong travel insurance ay kasama na po sa ticket po na inyong binili. May mga pasahero namang ilang gabi nang sa Batangas Port na tutulog para humabol sa pagbili ng ticket. Yung pera namin, sakto, pampasahe pa uwi dun sa amin. Fully booked na ang biyahe papuntang Bacolod at Iloilo. Imbes ngayong araw, inurong naman ang isang biyahe patungong Cebu bukas. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, fully booked na ang mga aircon bus, pero marami pang bakanteng ordinary bus. Inaalam naman ng LTO kung bakit hindi sumailalim sa bigla ang drug testing kahapon ang dalawang driver sa PITX. Inendorso na sa Intelligence and Investigation Division ng LTO ang kanilang lisensya. Kinuha yung lisensya nila, nakalista sila, tapos nang tinatawag na, hindi na sila nagpakita. Marami rin pasaherong naka-face mask dahil sa mga naitalang kaso ng pertussis o whooping cough. Sa Davao City Overland Transport Terminal, taragdagan ang mga bus. Mula 50,000, inaasahang aabot sa mahigit 70,000 ang peak ng mga pasahero kada araw. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lokal na pamahalaan ng Maynila magpapatupad ng liquor ban sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Imbes na sa Huwebes Santo pa, suspensyon ng number coding scheme sa Metro Manila, inagahan at magsisimula na bukas. 48 probinsya tinatayang makararanas ng tagtuyot sa Abril. Epekto ng El Nino mararamdaman pa hanggang Agosto ayon sa DOST. Mga OFW sa Kuwait na gustong mag-avail ng amnesty program ng Kuwaiti government, tutulungan ng Department of Migrant Workers. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.